Kumusta mga Cavs? Ginebra versus Converge. Sa game na ito, si Stan naging point center. At Converge import na si Jamal Franklin, bakit ayaw tumira sa laro? Coach Alden Ayo, dismayado sa kanyang import kaya nagsalita na. Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cavs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga Cavs sa inyong suporta. Dinemolish nga ng Ginebra ang Converge sa score na 101-120 na nag-stop nga sa Converge para maging isa sa top 4 na may twice to beat advantage sa playoffs. 4 game winning streak na nga ang mga kabarangay sa pagkapanalong ito versus Converge after ng grueling almost back-to-back game schedules. At this point, tabla na nga ang Jeans at SMB sa number 2 spot na may parehong 7-2 na record. Sa game na ito, parang wala ngang naging problema ang Jeans sa matchup nila versus Converge at nag-career high pa nga si Malonzo na nagtala ng 29 points, 8 rebounds, and 5 assists kasama na nga ang highlight dunk niyang ito. Double digit naman ang isa pang yanga ng Ginebra na si Jeremiah Gray na parabang off the roof na din ang kumpiyansa at nagtala ng 16 points on 4 out of 5 3-pointers, 5 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Tapos usual number naman si JB na merong double-double na 28 points, 10 rebounds, and 7 assists. And then si Sistant naman na maganda rin ang nilalaro ngayon habang wala pa nga si Japet dahil sa kanyang injury ay meron ding 28 points, 12 rebounds, 4 assists, and 3 steals. Sa ganda nga ng kanyang nilalaro, may instance pa nga sa game na ito na naging point center siya at nag-dish out din ng magandang pasa sa semi-fast break na ito. Pero ang pinag-uusapan nga sa game na ito ay ang pagiging passive nga ng import ng Converge na nagtala lang ng 4 points, 5 rebounds, and 5 assists sa kanyang 35 minutes na nilaro. Take note ha, sa game na ito, 5 attempts lang ang ginawa niya, malayong malayo sa performance niya last game nila versus Meralco na nagtala siya ng triple-double na 57 points, 14 rebounds, and 11 assists. Kitang-kita nga ang kanyang parang kawalan ng gana na tumira kahit open naman and most of the time ay puro pasa nga lang ginagawa niya sa game na ito. Dahil dito, may 5 minutes pa sa game ay nilabas na nga siya ni Coach Alden Ayo dahil parang wala na nga siyang use sa game. Kahit ganito, nag-step up naman ang mga locals ng Converge. 5 players ng Fiber Xers ang nagtala ng double digits sa scoring dahil nga sa missing in action si Franklin. Si Maverick Ananmisi na All-Star snubbed ay nagtala ng 24 points with 5 3-pointers, 8 rebounds, and 3 assists. Tumulong din ang mga young guns nila na si Stockton na may 10 points, si Arana and Morel na may 11 points each, at si Jerick Teng na may 12 points. Dahil nga sa malamyang performance na ito ni Franklin, madami nga ang nagtataka dahil last game nga nila versus Meralco ay halos sa kanya lahat ng shot attempts ng Converge na 36 attempts at nagtala nga siya ng 57 points ngunit talo nga sila ng Meralco sa OT game nila at nagtapos nga ang games at 129-132. Tatlo lang ang lamang sa kanila. Dahil dito, kahit si Coach Tim ay natanong nga after ng game about sa performance na ito ng Converge import. Ayon nga kay Coach Tim, importante daw sa kanya ang game na ito para magka-chance sa top 4 at makakuha nga ng twice to beat advantage sa playoffs. Well, yeah, we knew this would be a big game in terms of taking us over the hump and getting to the top 4. I think officially we still have to get one out of our next two to qualify to the top 4. Kaya sa game na ito, pinaghandaan daw nila ng maayos ang Converge import ngunit na-surpresa nga daw sila dahil hindi ganun ka-aggressive si Franklin sa game na ito. Pero hindi na nga daw nila problema yon. Yung details daw kung bakit parang missing in action si Franklin ay dapat daw itanong mismo sa Converge. Yeah, we were a little bit surprised that Franklin wasn't as aggressive as he's been in the past, but that's not our issue. Our issue is to go out and win the basketball game. You know, if he wants to take 50 shots or he wants to take 0 shots, it doesn't matter to us.
we're just gonna go out there and try to win. So speaking of Converge, nagsalita na nga mismo ang coach ng FiberXers sa inasta ng kanyang import sa game. Kagaya nga ng karamihan, kahit daw siya ay nagulat sa nilaro ni Franklin, pero nakita niya daw na may mga patterns na sa past games nila na pinoint out niya na capable na nga daw gawin ng import. Dagdag niya pa, siguradong may changes daw na mangyayari sa kanila after ng blowout game na ito, pero kung papalitan nga daw ang import nila, hindi niya daw hawak yon at management nga lang daw ang nakakaalam. It's either it takes 36 or it takes 5. So, ano ba talaga? I'm happy with the performance of the Locals. I'm happy with their competitiveness and their willingness to compete. Pero putas talaga kami dun eh. So, for sure there will be changes. Hindi ko pa masasabi kung ano yun, one definite na decision, but for sure there will be changes. Medyo na-surprise ako, pero may mga precedence na eh. Yung mga games namin before against Blackwater, kita nyo may body language doon, and there were games also na ganon. So wala ka top of my mind, para nandun lang inaanap baka gawin ka dito. Pero the instruction was really maglaro lang sa sistema eh, ganun lang din naman. Pero I don't know what happened. On the side naman ni Franklin, hindi kaya napagsabihan siya ng coaching staff dahil mukhang nagbakaw nga siya sa last game nila. Pero mukhang hindi nga naging maganda siguro ang pagtanggap niya sa pagpuna sa kanya, kaya naging passive na lang siya sa game na ito, which is very unacceptable sa role ng import, diba? Paano? Hanggang dito na lang muna mga Cubs, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.